Paul. Paul Pizzo po, nangapansan sa Game Farm from Surigao City. Huwag niyo munang kalimutan, mag-subscribe, mag-like, at mag-share sa channel po natin, mga idol. So yung hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo, mga idol. Ang content po natin ngayon, mga idol, ay yung magbigay po ako ng idea ng pag-disinfect po. Kailangan po talaga tayo ay mag-disinfect, mga idol. Alam nyo, pag hindi po natin ginagawa ang pag-disinfect, nako, magbigay po talaga tayo ng sakit. Isa na dyan, yung amonya, yung baho ng mga ipot po nila. Pangalawa, yung mga bakterya po na dumadapo po sa pag-ipot, nandun, tapos makakain ng manok, tapos mga ngamoy, nako, yun. Yun po ang magpagbigay ng sakit po sa mga manok po natin. Diba? So, kailangan po, sinasabi ko sa inyo palagi, kahit sinong breeder dyan, mga idol, magsasabi po talaga ang kalinisan ay napaka-importante. Lalo-lalo na po yung pag-aalaga po natin ng mga manok. Yan po, mga idol. Okay? So, ang ginagawa po namin ngayon, nagbibigay ako sa inyo ng tip, una sa lahat, pag mag-disinfect po kami, ay una, Sundrox muna. Yan. Sundrox muna, mga idol, ang ano namin. Diba? Yan. Okay? Sundrox muna. Yan, Sundrox. Tapos, pagkatapos na nag-disinfect na lahat, ito na naman ang Yan. Oo. Ako, hindi po ako nag-ano kung anong klaseng brand ang inaano nyo sa disinfection. Kasi, once na po ang mga faktorya or mga companies ay gumagawa po ng pang-disinfect, yan po ay mabisa. Kahit anong disinfection po ang gagamitin nyo, yun, okay na po yun lahat. Diba? So, kailangan po talaga mag-disinfect po tayo. Twice a week po ako nag-disinfect. Yung maraming ulan, hindi po ako napag-disinfect. Yung grabe ang ulan, hindi. Dahil nawawas out yung mga ano. Pero sa ilalim po ng barn, paglilinis namin ng rice hull, kailangan disinfectan po. Ganun pa rin ang proseso, mga idol. Okay? Yung sinasabi nila na ilang araw ako nagpapalit ng rice hull, 3 days po ako nagpapalit ng rice hull. Pinapalitan ko talaga. Ang kinakailangan, magkuha ko ng rice hull, yung bagong yung hindi stock. Yung bagong, yung galing tutpal talaga ngayong araw na inano, yan ang style ko po. So, kailangan. Ako, hindi po ako kung anong klaseng brand ang ginagamit nyo sa disinfection. Basta disinfect, disinfect, disinfect po. Yan po. Ngayon, yung radas po namin, dahil kailangan po lahat po ng paligid, kahit lahat po ng paligid sa bahay, dinidisinfikan po namin lahat. Para dahil nakikita po namin ngayon, medyo may nangihina na cockerels, di natin alam. Dahil na-stress siguro, dahil sa init. So, nagbibigay kami ng gamot. Yan, palagi kami dahil hindi po natin talaga ma-pre-predict ang panahon. So, kung anong dapat tama ang gawin, yan po ang anuhin po natin, mga idol. Disinfection, disinfection. Yan po ang pinaka number one po talaga sa natin, sa manukan. Kailangan po talaga ng disinfection. Itong tip po na ito, kahit sinong breeder po dyan, walang ang sasabi sa inyo. Una sa lahat, maayos yung pag-aalaga natin sa pag-breeding. Nakaproseso po tayo. Hindi mawala sa topic ang disinfection, mga idol. Yan po, mga idol. Disinfection po talaga. Lahat po ng natin, kahit sa seminar, kahit sa mga dyan, disinfection po talaga. So, yung sa akin, disinfect, doble ako. Sundrox ginagamit ko. Sometimes, magagamit din ako ng chlorine.
tubig. Nilagyan ko ng 2 kutsara sa isang ganun na ano, yung inaano, kinikerry ni GR, 16 liters, 2 kutsara na chlorine. Bago ko muna dyan ipapasok, dinidilute ko na muna sa ano, sa buti para matunaw yung chlorine, saka pa ilagay dyan. Oh, yan, chlorine, Sonrox, yan. Pag wala akong available na chlorine, Sonrox na naman. Tapos, sundan po na yung pang-disinfection talaga. So, yun, para talaga yung mga at least 90%, 95% mamamatay yung bacteria. So, kailangan po talaga mawala yung mga bad bacteria dyan, mga idol. Yan o, tingnan nyo. O, dito na nag-umpisa si GR, tapos lahat, didisinfection na niya. Okay? Mas mainam talaga, mga idol, yung disinfection na pwede may manok, pwede may mga sisiyo, yan. Pero itong sa akin, medyo naka-discarte po tayo sa gobyerno. Nanghingi po tayo, binigyan tayo nito, anong tawag ng Bercon. O yan, binigyan po tayo ng Bercon sa province of Surigao del Norte. Pumunta kasi, ako ay pumunta doon sa ano, sa tawag nito, sa agriculture, ano nila. So, nanghingi tayo. Nag-request tayo kung pwede mabigyan. So, napagbigyan naman tayo nila. So, binigyan ako nila ng 4, at least. Yung 4 na yan, mga 1 na siguro yan na, ano, na magagamit po natin, mga idol. So, yan po, mga idol, ha. Disinfection po talaga. Ang pag-usapan po natin dito, disinfection. Isang topic po talaga, paano makapag-prevent sa pumapasok ng mga may sakit sa mga alagang manok natin, sisiyo, lahat-lahat. So, disinfection. Kahit sinong breeder, tatanungin nyo, kailangan ba mag-disinfection? Kailangan talaga. 100% po talaga ako, mga idol. Hindi ako nagkakamali sa mga tips ko. Dahil yung tips ko rin ay galing din sa mga ibang breeder na nakukuha ko ng mga idea. Yan. So, yung sa akin lang, mga idol, isang tip lang po ito. Open-minded lang po tayo, mga idol. Open-minded. Wala naman mawala sa atin. Diba? Yung tinitip ko sa inyo ay hindi naman mali. Nasa tama naman po lahat. Diba? Kami mga vlogger na nanarasan na namin, yung mga breeder, na nanarasan na po namin ang mga ugaling anong itawag nito sa Tagalog, yung may mga sakit na mga dumating. Bakit may dumating na mga sakit? Kasi hindi tayo naglinis sa ating kapaligiran. So, always po talaga ako nagsasabi sa inyo, malinis po, kailangan malinis, disinfection, malinis, disinfection po talaga ang kapaligiran po natin. Para para iwas sakit po sa kanila. Ako, nanonood po ako kay Sabong Pinas. Yan. Ang sinasabi din niya, disinfection. Yan. Kahit sinong vlogger dyan na disinfection talaga. Kahit ano, Sabong Pinas, maraming salamat, idol, sa mga tips mo din na meron ka, nawala ko. Okay? So, ako, pagpasok nyo sa manukan, may mga putbat po ako dyan. Pagpasok nyo pa sa entrance, may putbat. 4 na station po yung putbat ko. Isang putbat doon sa entrance, dito sa kalagitnaan ng bahay ko, magputbat kayo. Tapos, pagpasok na kaagad dito sa acceptance area ko na radas, kunting maliit na radas, may putbat din ako dyan sa baba. Pag kami, dahil mga bisita po namin, yung mga buyers po namin, hindi po kami magpapasok sa ranging area po namin. Ang pinapasok po namin yung ang nakapasok po talaga dyan, yung bander. Pero bago sila nakapasok, pinabrasan ko talaga yung put nila, yung para at least kahit na mawala talaga yung bacteria. Dahil ako, yung area ko kasi, hindi palipat-lipat yung hindi palipat-lipat yung
tawag dito, yung ranging ko. Kaya nga, yung iba nagtatanong, bakit ako hindi ako nagpa, ano tawag nito? Hindi ako nagpa, paputok ng late early bird at saka ano, yun, yung October, November, December. Kasi pinapahinga ko yung tawag nito, yung ranging po natin. So talaga, kaya nga dinadamihan ko na magpaputok ng January born at saka late born edition. So dyan lang po tayo mga idol. Dahil pag inano natin, paputok tayo, tapos hindi natin pinapahinga yung ano tawag natin, ranging natin, ay si Hap and Sons ay mapuporisyo po. Diba? Magkakasakit po talaga, promise ako dyan, mga idol. Dinaanan ko na yun, rin yan. Oh, tatlong taong ko na ito, mga idol. Medyo may mga experience na po tayo na mga sad experience na ano natin. Diba? Yan. Sa pag-uumpisa, talaga pag mag-umpisa ka ng manukan, talagang hindi ka agad perfect. Talagang hindi perfect, mga idol. So, yan po mga idol. Pa-shoutout tayo, pa-shoutout. Bago muna tayo mga pa-shoutout, mga idol pala. Pasalamat tayo kay Melbert Flores ng Oxherbs Vitamins. Nandyan po sa Shopee. Herb Ox Vitamins po kay Melbert Flores. Nandyan sa screen po yung ano kanina, pinaplas ko. Yung FB account niya, you can contact him, mga idol. So, may ginagawa rin akong probiotic na pangtao, Tibicos Mushroom Red Wine. Yan po ay pangtao, pero ginagamit ko rin pang manok para maisa na po. Oo, naayos nga yung tao, nakapagaling pa kasi tao, lalo-lalo pa na natin sa mga manok po natin, di ba? So, yan po mga idol. Pa-shoutout na muna tayo. Okay? Pa-shoutout ako dahil hindi, matagal na ako hindi pa nag-vlog ako. Mga anim na nabisis nag-vlog siguro ako. Hindi po talaga ako nakapa-shoutout sa inyo dahil hindi naka-ready. So, ngayon, nililista ko na talaga yung magpa-shoutout. Edelberto Dungka, Ihihay Ganado, Remel Vlog, Kinin Kinihandra, Thumbs Vlog, Ibungski Rough Breeder, Jason Inanor, Glenn Villamor, Dimo Malupit, Michael Pampula, The Vincent Donoso, Lemuel Bankley, Wendell Antorvia, Ferdinand Binipayo, Rigel Capin, Meldrick Goring, Mama Naimi 27, Mox TV, Maverick Pabilyori, Joel Liguan, Trisa Backyard Breeder, Rini Sanglitan, Patrick Gustillo, Damsburg, Ramila Gilsano, Eros Justin Go, Richard Ocampo. So yan po ang napapa-shoutout po sa atin mga idol. So yung tip ko, nasa na inyo na yan kung i-apply nyo yan mga idol. So yung mga newbie dyan, makinig kayo. Dahil hindi po ako nagtitip na hindi tama. Talagang once po kami nagsasabi, dahil ito ako, once po ako nagsasabi, dahil nakukuha ko rin ito na idea sa mga magaling na mga breeder, ginagaya ko. So, refreshal po ito sa akin, refresh lang ako sa inyo, sa mga newbie, malinis po talaga. Diba? Yung mga tauhan po natin sa mga manukan, kahit kunti lang, huwag tayong tamad. Diba? Yung mga manager din natin, diba? Lalo-lalo na po yung mga ano dyan natin, di ba? So, yan po mga idol. So, hanggang dito lang po ako mga idol. Huwag natin kalimutan mag-ingat. Huwag natin kalimutan magdasal. Pag magdasal po tayo mga idol, lagay po natin sa isipan, sa puso po natin si Jesus Christ mga idol. God bless us all mga idol. Good morning!